Ngayon, kaibigan, last tip. Ayan, so last paraan, kaibigan, no, panghuli. Panghuling paraan, kaibigan, na sasabihin ko sa inyo para talaga hindi maubos yung pera mo is that do not impress other people. Huwag mong ipagmayabang yung pera mo. Sa Bisaya pa, huwag kang maghambog-hambog. Hello, mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning, everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanikusyo partner, Ate JB. So, for today's video, kaibigan, napakaganda po ng topic nating pag-usapan. We will be talking about money, kaibigan, pera. So, alam ko, lahat siguro tayo gusto natin magkaroon ng pera, gusto natin dumami yung ating pera, lumago pa ito para naman aasenso ang buhay natin, no? At hindi lang yung buhay natin, kaibigan, lalo na yung buhay ng ating family. Kaya for today, kaibigan, magbibigay ako sa inyo ng tips, mga paraan, kaibigan, kung paano nyo mapapalago ang pera nyo para talaga hindi ito maubos, okay? And eventually, lalago pa ito ng lalago at siyempre, makakaroon kayo ng magandang buhay, again, lalo na yung family. But before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate JB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate JB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So ano bang dapat natin gawin sa ating pera, kaibigan, no? Para talaga hindi pa ito maubos. Hindi ito maubos at kundi naman, talagang dadami pa ito, okay? Dadami ito, kaibigan. Basta sundin mo yung sasabihin natin, JB. Number one, kaibigan, dapat mag-ipon ka. Save money, kaibigan. Ilang beses ko na po itong sinabi sa inyo. Sa Bisaya pa, magtigom ka o kwarta, okay? Mag-ipon ka, kaibigan. Mag-ipon ka ng pera. At ito, kaibigan, number one tip sa pag-iipon. Mag-ipon ka, kaibigan, bago ka gumastos, okay? For, halimbawa, kaibigan, sahod mo ngayon. Halimbawa lang yung salary mo 3,000 or 2,000, 2,000 per week. Okay. Sa isang linggo may 2,000 ka. Bago mo gastusin yung 2,000 mo, dapat kumuha ka ng amount na i-save mo, iipon mo. So nasa sa iyo na, kaibigan, kumuha ka ng 500 or 400, kung kaya mo 1,000, depende kasi sa ating expenses. Ang importante, kaibigan, ay nag-iipon po tayo. Save money, kaibigan, before you spend it. Para sure talaga na makakaipon ka. Kasi, kaibigan, pag gumastos ka muna bago ka mag-ipon, paano, kaibigan, anong mangyayari? Naubos mo na yung pera mo kakagastos. Di ba yung mindset natin, gagastos tayo. Kung may sobra, ipunin. Kung walang sobra, walang ipon. O di ba, mahirap naman yung, kaibigan. Dapat talaga mag-ipon ka bago ka gumastos. In this way, kaibigan, makakaipon ka talaga. And disiplinahin mo rin yung sarili mo, kaibigan. No? Madidisiplina mo yung kaibigan, yung sarili mo. Magiging kuripot ka talaga kasi nga after mo mag-ipon ng pera, yung natirang pera sa sahod mo, pagkasihin mo talaga. Para darating pa yon, magkakasya yon sa darating pa na sahuran. Okay. So again, kaibigan, no? Kung gusto mong dumami yung pera mo, save money first, mag-ipon ka muna bago ka gumastos. Second way, kaibigan, para talaga dumami yung pera mo, hindi ito mobos, is that their friends live below your means. Ilang beses ko na po ito nasabi, mga kaibigan, no? Live below your means and then organize your expenses, kaibigan. Your financial, organize it. So isulat mo, kaibigan, sa before pa dumating yung sahod mo, yung pera mo, isulat mo sa papel, sa notebook, kung ano yung mga expenses mo. Budget your money properly, kaibigan. At again, number one ha, mag-save ka muna. Lagi mo muna number one, ipon, then the rest, kaibigan, yung mga expenses mo. Dapat nakasulat lahat palaw para wala kang makalimutan, kaibigan. Kasi, kaibigan, pag hindi natin sinusulat yung ating mga expenses, tendency po, pagkatanggap natin ng pera, gastos tayo ng gastos. E nakalimutan natin, meron para tayong bayarin sa kurente. Meron para tayong utang na kailangan bayaran, no, di ba? Bibili pala tayo ng gamot. Nakalimutan natin yung ating pamasahe. Kung wala tayong sasakyan, pamasahe. O meron tayong sasakyan, pagasolina. Nakalimutan natin yung pangbaon sa school ng ating mga anak. Yung mga food expenses. Kung nagrerenta ka ng bahay, nakalimutan mo yung meron ka palang dapat na pangbayad sa renta. O di ba? So, kaibigan, dapat talaga organize yung mga expenses mo, yung financial mo, nakasulat. Organize your financial, kaibigan. Napaka-importante po nito. Ito, kaibigan, ito yung malaking pagkakamali ng iba nating kababayan. Hindi nila sinusulat yung kanilang gastusin, yung kanilang mga expenses. Kaya tuloy nakalimutan.
pag andun na Judith na, kailangan ng bayaran yung expenses, walang perang natira, anong gagawin? Mangungutang kasi nga walang pangbayad, naubos yung pera. Pag nangutang ka, meron interest. So malulubog ka talaga sa utang, malulubog ka sa kahirapan. Hindi talaga asin sa ang buhay mo, kaibigan. Kaya please, dear friends, organize your financial everything about money. Isulat mo, kaibigan. Makakatulong talaga ito sa iyo, no? Para hindi ka mabaon sa hirap, hindi ka mabaon sa utang, at siyempre, lalago ang pamumuhay mo, pati ng iyong family. The next way, kaibigan, no? Isang paraan, kaibigan, para talaga yung pera mo hindi uubos, at siyempre, lalago pa ito, dadami, is that learn to invest. Mag-invest ka, kaibigan, no? Mag-invest ka sa negosyo, mag-invest ka kung saan sa tingin mo kikita ka. Mag-invest ka rin sa emergency funds mo. Napakahalaga, kaibigan, ang mga bagay na ito, yung pag-invest natin. Ayan. So, pag meron tayong investment, kaibigan, nag-invest tayo sa isang bagay, malaki ang chance, nakikita pa tayo ng mas malaki. So, meron ka na ngayong trabaho, meron ka pang negosyo. O, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. So, meron kang dalawang sources of income. Meron kang passive income. Ayan, yung negosyo mo, yung kahit pa pahiga-higa ka lang, kumikita ka ng pera, meron ka rin active income, yung trabaho mo na after 1 week, 1 month, or 15 days, ayan, sumasahod ka, kumikita ka ng pera. Mahalaga talaga yung investment, kaibigan. Pero, dear friends, paalala ko lang, huwag ka mag-invest sa mga bagay na walang kasiguraduhan. So, dito pumapasok yung mga scams, kaibigan, no? Ayan, gusto natin yumaman agad. Ayan, mag-invest tayo kahit wala naman, hindi tayo sure. Ayan, kung genuine ba, totoo ba, no, nakikita tayo. Marami talagang natatanso, kaibigan. Naubos yung perang pinaghirapan nila kasi nag-invest sila sa negosyo. Wala naman sila masyadong nalalaman. So, before ka mag-invest, kaibigan, try to do some researches, okay? Mag-research ka kung totoo ba talaga ang negosyong papasukan mo para hindi ka ma-scam, okay? But na, kaibigan, don't think negatively, okay? Baka sabihin mo, Ate GB, wag na lang ako mag-invest, baka matanso yung pera ko, baka maubos yung pinaghirapan ko yung savings ko. Kaibigan, maganda mag-invest. Take the risk, but then calculated risk. Katulad na sinabi ng friend ko, si Trivlax Unlimited, calculated risk, kaibigan. So, dapat talaga mag-invest ka, kaibigan, ha? Huwag mong kalimutan yung emergency funds, napaka-importante po nito, kaibigan. Dapat talaga, again, may investment tayo. Ito yung ginagawa ni Ate GB. Noon, kaibigan, isa lang yung negosyo ko, yung aking tindahan. Pero nag-invest po ako sa other businesses. Meron na po ako yung Peso Net Cafe at meron din po akong 5-6 business. So, nagpapahiram po ako ng pera with interest at nakatulong po ito sa, hindi lang sa akin, pati sa family ko. Again, kaibigan, kung gusto mong dumami yung pera mo, please invest your money, okay? And, kaibigan, by the way, huwag niyo iba si Ate GB kung hindi maganda yung background ko. Medyo maingay po talaga kasi ang harapan po ng tindahan ko is the school, paaralan. At siguro wala pa yung teachers, kaya yung mga students ang ingay nila. Okay, please don't mind, kaibigan, ha? Ngayon, kaibigan, last tip. Ayan, so last paraan, kaibigan, no? Panghuling paraan, kaibigan, na sasabihin ko sa inyo para talaga hindi maubos yung pera mo is that do not impress other people. Huwag mong ipagmayabang yung pera mo. Sa Bisaya pa, huwag kang maghambog-hambog. Kasi ikaw, kaibigan, meron ka pera, tapos kasi hindi naman lahat, most of us, kaibigan, siguro more than 50%, mayabang talaga tayo. Pag may pera tayo, ayan, pinapakita natin sa ating mga kaibigan na marami akong pera, bili ako ng mamahalin na relo, bili ako ng mamahalin na cellphone kasi nga mayabang ako. Gusto kong ipakita sa ating mga kaibigan na marami akong pera. Kaibigan, pag ginawa mo ito, eventually maubos talaga yung pera mo. Iwasan mong maghambog, huwag kang maghambog, kaibigan. Kahit pa marami kang pera, huwag kang magmayabang, okay? Ayaw panghambog sa imong mga friends, nga daghang kagwarta, ayaw, kaibigan. Dapat simple ka lang, okay? Yung mga mayayabang, kaibigan, naubos talaga yung pera nila. May kaibigan ako nagwo-works abroad. Isa siyang seaman, kaibigan, ayan. So, neighbor namin, no? Isa siyang seaman, ayan. So, pagdating niya, kasi nga nagyabang siya, nagaling siya sa abroad, seaman siya, marami siyang pera. Gasto siya, kaibigan, everywhere, there, here, kahit. So, gasto siya ng gastos, nagpapainom siya ng kanyang mga kaibigan, gumagala pa natin sa labas. Ayan, so he's giving money to his friends also. Ayan, inom talaga, kaibigan, no, naglalasing sila gabi-gabi. Kasi nga, marami siyang pera. Gusto niyang ipakita sa mga friends niya, marami siyang pera. Eventually, kaibigan, naubos yung ipon niya. Kasi nga, dahil sa kanyang kayabangan.
kaibigan, it's okay naman kaibigan na we will feel good. Ang sarap kasi sa pakiramdam pag pagsabihin ng ating mga kaibigan na wow, mayaman ka, marami kang pera, o di ba? Ang sarap sa pakiramdam kaibigan. Pero that feeling kaibigan, temporary lang 'yon. Hindi 'yon permanent. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. Ayan, so dapat save your money. Huwag mo itong ipagmayabag. Okay, pagsasabihin ng mga kaibigan mo, nakakilala mo, kamag-anak mo, oy, marami kang pera, ilibre mo naman kami. Pwede ka maglibre sa kanila one time. Ayan, huwag mo namang ilibre sila all the time. Kasi again, kaibigan, talaga, mahirap yung mayabang tayo, kaibigan, maubos yung pera natin. Yung iba sa atin, may isang cellphone na, bibili pa ng isang cellphone. Another new gadget. Ayan, another new watch. Ayan, may sasakyan na, bibili pa ng isang sasakyan. Ano yung naman ang mga bagay nito kung meron ka na? Bakit mo ito ginagawa? Number one, kaibigan, dahil gusto mo magyabang. Ayan, kaibigan, yung pagiging mayabang natin, isa yung dahilan, kaibigan, kaya talaga malulugmok tayo sa kahirapan. Mga kaibigan, nasabi ko na po sa inyo yung mga bagay na dapat gawin mo sa pera mo para hindi ito maubos, kaibigan, at para naman dadami pa yung pera mo. Kaibigan, sana natulungan ko po kayo para umasenso yung buhay mo. Kasi ito, kaibigan, ito yung ginagawa ko. Kaya gumanda yung buhay ng aking family. Kaya naman, binabahagi ko po ito sa inyo. Dear friends, maraming salamat ha. At tinapos yung gang dulo ang video ni Ate GB. Lalo na sa iyo, kaibigan, na hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po. Malaki itong tulong ito sa amin, ang aking family. Huwag mo lang kalimutan, kaibigan. Lagi mo tandaan yung parating kung sinasabi sa aking mga videos. Hindi imposible, hindi mahirap na umasenso ang buhay natin. Basta pamasipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak kasing sa ang buhay mo, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. Asin sa tayong lahat, claim it. Thank you so much.